Ang maluhong pagbiyahe umano ni Chief Justice on Leave Maria Lourdes Sereno at ng kanyang staff ang isa sa mga aligasyong ipinupukol sa impeachment complaint laban sa kanya. Pero ngayon, ibinabalik ni Sereno ang akusasyon kay Senior Associate Justice Teresita Leonardo de Castro, isa sa kanyang pinakamatinding kritiko. Hindi nga ako ang may pinakamalaking gastos sa pagbiyahe. Si Justice de Castro ang may pinakamalaki at gasto sa biyahe at pinakamaraming biyahe sa lahat ng hukom sa Korte Suprema. Ayon sa liham ni Sereno sa kanyang mga kapwa maestrado na ipinakita sa ABS-CBN News, nakalabing limang biyahe sa ibang bansa si de Castro sa loob ng limang taon. Gumastos umano ang Korte Suprema ng higit 4 milyong piso para sa mga biyahe ni de Castro. Kaya nang muling magpaalam si de Castro na dadalo sa isa pang international meeting noong nakaraang taon, tinutulan umano ito ni Sereno. Pwede ba, Justice Tess? Huwag na lang. Kasi madami na naman ikaw biyahe talaga. Sumama ang loob niya ng husto. So, naging source of friction yon. Pero inamin din ni Sereno lahat ng biyahe ni de Castro aprobado ng ASEAN Bank at karamihan dahil sa kanyang pag-upo bilang presidente ng International Association of Women's Judges mula 2014 hanggang 2016. Sumulat ang ABS-CBN News sa opisina ni Justice de Castro para hingin ang panig nito pero wala pang natatanggap na sagot. Ayon sa staff nito, nasa official business sa Argentina si de Castro. Ayon naman kay Supreme Court spokesperson Theodore Te, kadalasan hindi sumasagot ang mga maestrado sa mga ganitong request. Samantala, ninominate naman ni retired Associate Justice Arturo Breon si de Castro bilang kapalit ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. Sa Hulyo matatapos ang termino ni Morales na dati ring maestrado ng Korte Suprema. Sa Oktubre naman nakatakdang magretiro si de Castro mula sa SC. Mike Navalio, ABS-CBN News.